masayang nagdiriwa. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanahig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Oo nga po pala, yung mga papasok pa lang. Huwag po tayo magmamadali, dahan-dahan lamang po. Naririnig ako sa labas at sa paligid ng simbahan po, no, sa pamamagitan natin mga speakers dyan at ang ating LED screen, no. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Hindi na bago sa atin na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang siyang ating kakapitan at pananaligan tungo sa isang buhay na makahulugan. Tungo sa inaasahang buhay na walang hanggan. Subalit ang kanyang hinihingi sa atin, isang buong pananalig at pagtitiwala sa Kanya. At iyon po ang ating ipagpapanalangin at hihingin sa linggong ito. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, narangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Maawa ka, maawa.
sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang makasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol, silang ipinanalangin ng mga tao at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuring magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
Panginoon, tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoting nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan at naging batong katisuran. At ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa mangmahal. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ng daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon po ay ikalimang linggo ng ating patuloy na pagdiriwang ng Pasko na muling pagkabuhay. Araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga hiling at panalangin. Sa iba po sa atin, araw ng pahinga. Subalit, may pahinga man o wala, dahil tayo'y natitipon dito, araw din ito ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya't bilang pasasalamat at pagkilala sa kanyang kabutihan at biyaya, palakpakan po natin siya. May tiwala ba tayo sa Diyos? Alam niyo po, sabi ng mga nag-aaral tungkol sa ating pag-iisip at ating pagkilos, no? Ang tiwala raw ay isang bagay na madaling ibigay ng tao, no? Dahil nga simula't simula pa lamang, ito ay ibinibigay na natin. Nasa sinapupunan pa lang tayo. Hindi man tayo malay, subalit yung ating pagbuo bilang mga sanggol ay may pagtitiwala na sa nagdadalang tao sa atin, no? Syempre, no? Inaasahan natin tayo mailuluwal ng maayos, no? Sabi nga, kahit hindi natin sabihin. At iyon yung sa ating paglaki nagiging mahalagang bahagi ng ating pagkatao. No? Yung ating pagiging mabuti, yung ating pagharap sa mundo ay nakadepende sa kung paano tayo nagtitiwala sa mga magulang at paano tinatanggap ang pagtitiwalang iyon ng mga magulang. Kaya nga yung sinasabi nilang maayos ang pagpapahalaki. Love sila ng mga magulang nila. Sapat,
na alaga, sapat na disiplina. No, sana po yung mga magulang dito, kayang balansehin yun, ano? Hindi yung puro pabigay, hindi naman din yung puro parusa. Pero yung sapat na kung saan natututunan nila ang mga mahalagang aral sa buhay. Pero, kung tutuusin din, dahil nga nagsisimula sa atin yung tiwala at bahagi ng ating pagkatao, iyon yung isa sa mga seryosong bagay na nakapagpapalungkot at nakapanlulumo sa atin. No, lalong-lalo na, pag madaling ibigay ang tiwala, madaling maloko, madaling iwanan, madaling palitan, madaling sukuan, at yun yung pinakamasakit sa atin. At kapag nawala ang tiwala, sabi nga sa isang awit nung mabata-bata pa ako, pero baka pamilyar sa iba, no? Pag nasira na, mahirap ng buuin. May dalang, kumbaga, paglaan sa tiwala. Ano? Para bang tumataya ka eh. Dahil hindi mo alam ano ang susunod. Pero itong taong ito, sa grupong ito, sa pamilyang ito, iniaasa mo yung kung anuman ang mangyayari. Sinimulan ko po ang ating pagninilay ngayong araw na ito sa ating karanasan ng pagtitiwala. Sapagkat ito ang hinihingi ng ating Poong Hesus Nazareno sa kanyang mga apostol sa ating mabuting balita ngayon. Ito rin ang hinihingi ng mga apostol sa mga unang tagasunod. Sa gitna ng pag-aaway ng mga Helenista, no, mga taga-Griego at ng mga Hebreo, no, mga Hudyo na naging Kristiyano sa unang pagbasa. Ito rin ang hinihingi ni San Pablo sa bawat nananampalataya ukol sa plano ng Diyos sa ikalawang pagbasa. At ito rin ang nasa salmo natin na sana'y ating sinasambit. Puon, pag-asa ka namin. At hindi ko na po yata kailangang banggitin kung ano yung ibig sabihin nito. No? Bakit maraming tao ang nagpupunta sa simbahan ng Quiapo? Sabi nila, una daw dahil sa mga milagro. Sabi nila, una daw dahil sa mga nasasagot na panalangin. Pero siguro yung mas malalim doon ay pumupunta tayo dito dahil iniaasa natin yung mga bagay na hindi natin alam. Nakikibahagi tayo sa pagkabalisa ng mga apostol. No? May mga bagay tayong kahit anong plano natin, kahit anong pag-iisip natin, pagninilay natin, alam natin yung kaya natin hanggang dito lang. Hindi dahil hindi tayo nagsisipag, no? Pwera lang yung iba na talagang naghihintay na lang na malaglag ang mansanas sa puno. No? Hindi dahil kulang tayo sa pananampalataya. Pero higit sa lahat, alam natin na may hangganan lang yung kaya natin sa mga bagay-bagay. Sa mga problema, sa mga krisis, sa mga resultang inaasahan natin. Kaya't isinasa Diyos natin. Pero ang tanong po dyan, gaano katindi yung pagsasa Diyos natin? Kasi nasa kamalayan natin, kapag pinagdasal natin, inaasahan natin, yun din ang sagot ng Diyos. Matanggap ako sa trabaho, makapasa ako sa exam, umasenso yung buhay ko, gumaling yung mga mahal ko sa buhay. May inaasahan tayo na kung paano natin idinasal ang mga bagay na iyan, iyon din ang tugon ng Diyos sa atin. Pero paano kung iba? Paano kung hindi iyon yung nasagot na panalangin?
Paano kung iba ang plano, iba ang nais ng Diyos sa atin? Kaya pa ba natin siyang pagkatiwalaan? Ang tugon po ng ating pong Jesus Nazareno dito, manalig pa rin tayo. Sapagkat hindi natin alam, hindi natin batid ang pinapangarap ng Diyos para sa atin. Pero may pagtitiwala sana tayo na higit pa yun sa iniisip natin. May pagtitiwala sana tayo na mas kilala niya tayo sa kung paano natin nakikilala ang sarili natin. Mas batid niya yung ating kinabukasan kaysa sa iniisip natin. Kaya kasama ng patuloy na pagsusumikap sa ating araw-araw na pamumuhay, patuloy na pagpapasya ng may pinag-iisipan tayo, patuloy na pagninilay sa mga salita at sa mga tanda at sa mga gawa, naririyan yung pagtitiwala. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, pagnilayan po natin ang mga salita ng ating pong Jesus Nazareno. Huwag mabalisa. Natural makaramdam ng takot, natural makaramdam ng pangamba, natural makaramdam minsan ng inis at galit, kawalan ng pasensya. Pero pag humupa na yun, hingin natin yung biyaya na sana kaya pa rin nating ipagkatiwala yung mga kawalan ng kasiguraduhan natin sa buhay. Nang may pagbatid, na sa dami ng hindi tayo sigurado, na sa milyong-milyong siguro, ang daan pa rin ng Diyos ang siyang sigurado. Kaya't manatili tayo doon sa ating pananampalataya, isang pananampalatayang pinakikita sa ating kabutihan at pagkakawang gawa at patuloy na pagtitiwala sa Kanya. Mahal na pong Jesus Nazareno, muli kang nabuhay bilang pag-asa namin. Maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan bago pa man natin ito hingin sa Kanya. Ngayon lumapit tayo sa Kanya at buong pagtitiwala tayong dumalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, relihiyoso at diakono, patuloy nawa nilang akayin ang kawan patungo kay Kristo na tagapamagitan ng Diyos at ng tao at siyang gagabay sa amin sa landas patungo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, tularan nawa nila ang paglilingkod ng mga unang diakono ng ating simbahan upang maisulong nila ang katarungan at kapayapaang panlahat. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naguglimihanan, nakararamdam ng kalungkutan, at may matinding takot sa puso, makasumpong nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siya ang ating daan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makarating nawa sa silid na ihanda ng Ama sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating na mayapa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, idalangin at iasa natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers, at lahat ng naglilingkod sa ating bayan na sa kanilang paglilingkod ay nagiging tanda ng kabutihan ng Diyos na siyang ating pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus bilang gabay namin. Turuan mo kaming makinig sa kanya upang makamit namin ang iyong kaharian, kung saan siya'y naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming hatid, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At ang kapil, ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ibagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Inagpala ang nito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ibagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kung maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Wagas, Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanya. Kabutihan.
Pasko maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pangisda. Kanilang ihayag pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Kristo'y inihain na amas mo sa'yo sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas at sa bawat panalangin ng ating pong itutugon ay amen. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Hesus Kristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan.
Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pahundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maganda umaga po sa inyong lahat. Walhati kanon.